Guys, it's me again, Mama Jay, ang nanay ng bayan! So, hindi ko lalakasan masyado yung boses ko dahil nakagantong mic ako because it's already 3 a.m. and kung may marinig kayong tahol ng aso, kalabog, motor ng aircon, electric fan, dahil mainit po, ano, nasa loob po kasi ng bahay namin yung aircon. So, yun guys, kakatapos ko lang manood ng Ring Light Series, which is the preliminary competition of Miss Universe Philippines, and I have my notes. Actually, apat siya, ayan, na medyo makakapal, but yun nga, pinanood ko rin kasi yung Game Changer, and I observe the way the girls answer the questions. So, disclaimer lang guys, I'm not a professional pageant enthusiast or pageant critic. This is just my pageant opinion or observation when it comes to pageant, dahil pageant lover po ako guys. And yun po, this is a unfiltered and unedited video. So tuloy-tuloy dahil alam nyo naman po kung matagal na kayong subscriber ko ay itong phone na ginagamit ko ay ang aking personal phone and video editor tsaka video cam all in one. Kaya mahirap plus mababa lang yung gig. So kung siguro pag nag-upgrade na ako soon, kaya ko na mag-edit sa phone ko. Okay, so first is, mag-start ako siguro sa Q&A or the game changer or sinasabi nilang closed-door interview. But, alam mo, naging outside interview siya, pero hindi naman narinig ng mga girls dahil rinig naman po sa ibang hingal at ng mga pagod ng mga girls yung paglalakad. Okay, so first, Batangas, nung nakita ko siya, she gives me very Maxine Medina vibes, and the way she to talk and yung itsura niya, meron talaga silang resemblance ni Maxine Medina. And next is Albay. Pag naririnig ko siya, na I remember Ariadna Gutierrez dahil kaboses niya and katono niya. I don't know, basta siya yung naalala ko. Biliran is very Barbie. I like the way she answer the questions. Napaka-soft. And some of her answers very straight to the point. And if lang naman, if she didn't win Miss Universe Philippines, I want her to join again sa Miss Universe Philippines or sa Miss World or Binibining Pilipinas. And I see Biliran na pwede maging representative ng Miss International sa Japan. So, yon. And Bulacan, ayun. Very soft din. And next, pwede nga siya maging Miss International. Next naman, Catanduanes. Very soft. And alam mo yun, I see her before sa Binibining Pilipinas. And this time, nag-grow talaga siya. Very Miss International vibes din, or Miss Intercontinental, pwede din yon. Si ano pala, saan na yun? Batanes. I love Batanes. As in, siya yung nagpa-boom sa akin nung interview na I love the way she answer again the answer, the questions from the judges. And nakita ko yung sacrifice niya from Batanes to Manila or to Baguio. So, plus factor din sa akin na she work hard para mag-join sa Miss Universe Philippines kahit nagkaroon ng onting challenges. So, yung ano niya is very on point din siya magsagot. Ang ganda niyang articulate niya. Siguro, next time, if mag-join ulit siya or hindi siya manalo or mag-join siya ulit sa ibang pageant, siguro yung Q&A niya is lagyan ng articulate. Dapat well-modulated yung voice. Maganda siya sumagot pero minsan medyo pabulong or medyo mahina and medyo nagiging lack of confidence siya tignan or pakinggan. Dami kong sinasabi, ang dal-dal ko. No? Pero binibilisan ko dahil baka maburyo kayo. Meron pang maraming eche-che-bureche. So Cavite naman, Cavite is very fierce, very strong personality, and I love the way na nag-joke siya na green na lang. So, yun, I love na may humor din siya, and I'm proud that she came out as bisexual, and
it doesn't matter if you're bisexual sa Miss Universe Philippines and girl naman siya. So, and inalaw naman yun ng organization. So, why not? Diba? So, sino tayo para mag-judge kung inaalaw naman siya ng organization. So, yon. Next naman natin is si Cebu City. Pwede sa kanya, ano, Miss Grand, siguro. So, yon. Cebu Province, April Smith naman is, wala, ang ganda lang niya sumagot and nakakatuwa. And I'm rooting for her nung ano pa lang, nung binibining Pilipinas pa lang niya. But ngayon, ang ganda niya, so I love it. Davao City, medyo nakulangan ako sa kanya and I expected her a lot dahil alam naman natin na nag-compete siya internationally and Asia's next top model ba yun? So, ayun na yun. Iloilo City, very sweet. On point yung sagot niya. I think Rabia is young din. So, if hindi ulit siya manalo or pampapala rin man, I want to her na mag-join again hanggang sa makakuha siya ng crown dahil iba yung charisma niya, iba yung aura niya, and I know na maganda siya sumagot. So, once na nahubog siya, nahubog like Pia Words back. Kalinga is very well spoken. Alam mo yung parang siyang dark horse sa akin, and I love the way she smile, her style. So, yon. Maganda din. Binibilisan ko na dahil baka nababored kayo. Laguna as well, well spoken and for sure black horse siya, and alam mo yon na hindi man siya pinakamaingay na kandidata, but Mandawi is love, and totoo yung sinabi niya na dapat magtayo ng Echo Park sa ating paligid dahil kailangan natin talaga yun for our mental health and for our physical health and for our emotional health. I think emotional dahil pwede tayo maglabas ng stress, ng emotions doon kung masaya or malungkot tayo, also whatever. So, dapat magtayo ng Echo Parks. Yun talaga yun. So, Manila is very kalog. Like, kalma lang direct. Ganon, nakakatuwa siya. And, tatropahin ko yun. Sana magkainuman tayo ng Hinebra. Alam mo yan. Muntinlupa naman, I see her, si Tessa Prieto, kung kilala niya yun. And, she's very calm. Natutuwa ko sa kanya. Natutuwa akong sumagot siya, and feeling ko na sa Miss International lapok sumasagot siya kasi napaka, alam mo yung mga, alam, we all know that the queens of Miss International ay very soft and very calm na, ayun yung figure niya, ayun yung boses niya. Oriental Mindoro, bongga siya kumada, and hindi ko in-expect. Yun. Palawan naman, ay 18 pa lang siya sa pagkakaalala ko. So, the way she answered the questions is ano pa, mararamdaman mo na bata pa. So, more practice pa, and same as other candidates, if hindi mo siya pala rin, I wish na mag-join pa rin siya ng ibang pageant. Marinduque magaling din siya magsalita, and well, she's working from Vice Cosmetic. Yan. So, Paranaque naman is, I love the way na mag-ano siya, na mag-deliver ng answer. Same as Muntinlupa, very calm, but this time, Paranaque is, alam mo, may onting kick ng fears and magana talaga. Pasay, I remember Nicole Cordovez sa kanya, very makuda, tapos yung physical appearance niya, very Nicole Cordovez, and I think na pwede sila for TED Talk, ganun yung aurahan. QC, speechless, we all know that Michelle Gumabaw is Michelle Gumabaw, and napanood natin naman siya sa ibang mga interviews na she proved herself sa mga Q&A. So, ayun, and Zamboanga del Sur, I love na gumamit siya ng native language niya. And natutuwa ako for natutuwa naman ako for Miss Universe Philippines that they allow to speak in Taglish, English on Tagalog or native language, and totoo nga sinabi nila na be authentic. Alam niyo yan. So, next naman, prelim notes, swimsuit. Aklan, may pagka Maxine Medina vibes yung pag-turn niya and yung paglalakad niya. I love it. Albay, ingat na ingat naman.
Si Baguio, very Miriam Kiambo yung vibes na nakita ko sa kanya. Ewan ko, totoo, Miriam Kiambo talaga. Batanes, silent but deadly. Onting hasa pa talaga Batanes. I'm rooting for you. If sumali ka ng next pageant, I'm supporting you. Batangas naman, similar din naman kay Maxine Medina, her face. Biliran, very Barbie. I love her hair and I love her makeup. Very flawless, very on point. Plus, good choice ng swimsuit color. Bongga yon. Next is Bohol, sweet and fierce. Alam nyo naman si Bohol. And Kamsur, ang ganda niya. Katanduane, si Grid is power. Ayun yung masasabi ko, power talaga siya. Cavite, period, she nailed the swimsuit. But, one thing na ayoko masyado is, yung, di ko alam kung ako lang nakapansin, but, medyo natapangan lang ako sa eye makeup niya na, mas gusto ko yung ibang mga makeup looks niya sa mga ibang photo na lumabas yung siya. And this time kasi very strong. Na alam mo yun, you're strong na personality mo and strong pa yung makeup. So, strong. So, medyo negative sa akin yun. Like, akin lang naman yun. But, she slay the swimsuit round. Next is Davao City. I love yung transition ng face niya into smile, fierce, and parang serious. So, well, Eliza is Eliza. Ilo, mukha rin siyang Barbie. Nakikita ko sa kanya siya, si Sophia Wurzbach and Venus Ra. Ayun yung nakikita ko, guys. So, yun, ang ganda ni Ilo, Rabia. And si, totoo yung sinasabi ng iba, this girl is on fire and pwede siyang maging dark horse. Alam niyo yan. Mandawi, good turns, flawless yung pag-turn niya. Marinduque, maganda rin. Muntinlupa, I love her smile and very bubbly. Ayan, medyo nag-ano tayo, no? Marinduque, nakasmile lang siya. Nakakatuwa siya, panoorin, promise. Nakasmile lang siya and feel mo na magaan siya. Oriental Mindoro, sana hindi tinipid yung smile. And guys, alam po pag swimsuit, dapat fierce, dapat, alam mo yon na pak, ako to, ganyan. Pero dapat, magbigay naman kayo ng onting smile. So, wag tipirin yung smile. Asan natin? Paranaque, bongga, QC, I remember sa kanya si Shera, Miss Universe Canada 2016, kung natatandaan nyo, Shera Barshel. So, yun, siya yung nakita ko sa kanya na she's confident on her look, tapos yung hair pa niya, kaya Shera talaga natatandaan ko. Next, Rizal, good choice ng curl hair para hindi siya masyadong payat. Dahil payat na nga siya, and bongga yun para, alam mo, mukha siyang, sakto lang katawan niya. Tagig, ang ganda ng katawan. Period. Tagig. I love her. So, next naman natin ay evening gown. So, parang ang bilis ko, 13 minutes. Alam mo, akalain mo yung kaya ko mag-film pala ng ganito kabilis. Pero, in real life, pag nag-edit ako, sobrang haba. Alam mo yun? So, evening gown, aklan. I hope na bright color na lang yung pinili niya. Like, alam niyo yun, yung mga peach, light blue siguro, mga peach colors, mas bagay sa kanya and sa skin tone niya. But, ang nakita ko sa kanya is si Puerto Rico, 2018. Albay, simple but elegant. Batanes, I love her gown. Bumagay sa kanya, but sana binrush up niya yung buhok niya or nagbago siya ng style ng buhok. Oo. Siya nagbrush up siya para mas ma-showcase yung, alam mo yun, yung eto. Para pag rumang pa siya, parang alam mo yun na parang wow. Ganon. So, next naman, Biliran. Hiningal ako. Biliran is very Barbie. Alam mo yun, ang mahal niya tignan. Plus, nag-matured siya sa gown niya. And, nakaano niya, na dala niya sarili niya, period. Yun na yun. Biliran is Biliran also. And, next naman si Bohol. Gusto ko si Bohol, I love yung hair niya and yung color of the gown na gusto ko sa kanya, bumagay naman sa kanya, but for me lang naman, nagmukha siyang malaki. I don't know kung ako lang nakapansin, medyo mukha siyang nagmalaki, mukha siyang naging malaki, but I love na, alam mo yung nagamit niya yung
extra silk sa turn, nag-flow, ganyan. So, bongga yun. I love it. Next, Katanduanes, very genuine na parang, shh, yung ganyan niya, yung cobra walk. But, nagustuhan ko yung gawin niya dahil na-showcase yung long legs niya. So, I love it. And, medyo na, may naalala lang ako doon na gown, na nag, alam niyo yung past gowns na medyo similar. But, ang ganda ng gown niya, promise. Gusto ko yon, kita yung legs. Cebu City, maganda sana yung gown niya, pero, Christmas gift ka, girl. Alam mo, may malaking ribbon na bilang niya tinanggal. Naalala ko sa kanya si Mexico. But, yun, sana less na lang yung ganon. Maganda yung may mga pasabog, pero medyo naging ano siya for me, naging hindrance siya para makita yung walk mo lalo. Alam mo yun? Next naman, si, sino na? Cebu Province, good choice. Na nag-brush up siya and very fresh. I love her makeup, hindi matapang yung contour and nose line and eyeshadow. Perfect Cebu Province. Guys, matatapos at 16 minutes agad. Para ang, alam mo yun, bilis. Davao naman, simple but I expect her sa preliminary na, alam mo yung bobongga yung gawin niya because we know na Aliza is one of the favorite din talaga. And sana nagbago man lang siya ng style ng hair kasi parang naumay na ako sa ganong hairstyle niya from the start until preliminary. Parang ganon pa rin yung hair niya. So, yun lang sana hair. But her eyes, her poise, tayo, bongga. I love it. Iloilo City, powerful, nice color of gown and design. Rabia, if hindi ka man manalo, hindi ko pinagpapray na huwag ka manalo, pero if hindi ka manalo and kung mapanood mo man to, Rabia, sumali ka pa sa ibang pageant. Sumali ka pa ulit. Please. Philippines needs you. Period. So, Kalinga, fresh. Ala, ang ganda lang ni Kalinga. Alam mo yun na parang, she is one of my, alam mo yun, dark horse, siguro, because hindi siya napapansin talaga, but her gown is, I love it. Laguna, maganda yung gown niya, silver and blue. Magandang combination yon. And if I'm not mistaken, I remember si Leren Bautista, Miss Globe, Philippines. Next naman, Palawan, nag-matured din yung itsura niya. Just like what I've said, parang 18 nga lang siya. And nakita ko yung resemblance ng gown niya for Miss Vietnam, Miss Universe 2018. Miss Universe Vietnam 2018 kay Henny. Para medyo ganun yung gown niya. Para niya, kay speechless ako, wala akong masabi, pero madaldal ako. But I love her gown. Napakalinis, napakasosyal, napaka-sweet but elegant or classy. Ganon. Pasay, hindi, for me, maganda yung gown niya, but I know sa ibang mga pageant, you know, na hindi magandahan. Pero ako, nagandahan ako sa gown niya and na hubog yung katawan niya and yung height naman niya, di ba? And yung ano nga, what did you call this girl? Yung aura niya, confidence, she nailed it. Parang siya pal, nakita ko sa kanya yung ano na yon, nag-boom talaga. Michelle gumabaw, ano nangyari na nag-improve yung walk niya, yung aura niya when it comes sa pagtingin sa cameras or whatever. Nag-improve si Michelle. And anong nangyari sa gown mo dito na, Michelle, na ikaw yung isa sa mga pinaka-top favorite ko talaga na even ibang mga, alam mo yon na Miss Universe Colombia is rooting for you, na parang medyo na-disappoint ako sa gown, but the gown is nice, maganda ang gown, pero hindi lang siya nagsuit for Michelle that time. Period. Taguig, alam mo, mas nagandahan pa ako sa gown ni Taguig by Mark Baumgartner. Silk lang siya or tela lang siya without rhinestones or whatsoever, pero nadala ni Taguig, nadala ni Sandra, promise, ang ganda. Sambuanga, ang cute ng flowers niya, tapos yung mga rhinestones, so natutuwa ako. Sobrang nakakatawa, promise. Panoorin nyo or tignan nyo sa mga pageant IGs. So, here you go, 20 minutes na. Last is concerns.
So, number one, pagdating sa, yun nga, interview, sana meron silang buzzer or bell next time or sound effects na time na. Sobrang pangit paking, for me lang ha, na very computer sharp ang eksena pag sinisigaw na time, time, time. So, hindi ako natutuwa and medyo nakakairita siya. And totoo yung sinabi ni Manila na kalma lang direct, kalma lang. So, totoo yun. And ayun nga, I love the way na pinagamit sila ng native language nila or kung saan sila comfortable na language. So, para maging authentic ang kanilang answer. And next is, dapat sabihin nila kung saan yung interview kasi nilalamig yung mga queens and parang hindrance siya and nakakawala ng momentum. Ayun lang yung napansin ko dahil halos lahat ng mga queens ay nilalamig, especially yung mga suot nila ay, you know, medyo revealing yung likod or ibang skin. So, yun lang. And I love na they discuss and ask the local products and native language and bongga to know a certain city. Dahil alam naman natin na hindi ganun kakilalang ibang city. So, bongga yun. Good job, Miss Universe Philippines. And sana mas showcase din talaga ng ating mga queens next time na pag wala ng pandemic ang mga kanilang cities. And next, bongga to na they do their own hair and makeup. Practice na rin to for their future endeavors if manalo man sila or if sumali man sila ba ibang pageant. So, good choice to. And I love the way na yung mga hair nila. So, nagpalit from swimsuit to evening gown. I love na nagpalit yung iba ng hair or hairstyle. So, bongga yon. Effort kung effort. And next time, please, makumuha kayo ng host sa preliminary ng yung energetic naman. I love Benjamin Alves pero wala talaga siyang energy. James Reed, baka naman pa Milo ka naman. So, yun talaga. And para ang lungkot ni Benjamin Alves, alam mo yun na alam ko mahirap mag-host ng walang audience. Alam ko mahirap talaga mag-host. But, sana onting energy man lang, girl. And, nanonood ako ng swimsuit pero parang feeling ko MMK, yung eksena. Charot or magpakilanman. So, ayun, GMA, del GMA ka. And next naman, meron pa ako ditong isa. So, yon. Goosebump, yung ginamit nila yung Mabuhay song. And I wish na they upload the Mabuhay song sa Spotify. So, alam mo yon na just like Miss Universe Thailand na they upload their song nung 2018. So, yun, bongga na may revive sila. So, yun guys, it's 23 minutes and sana na-enjoy nyo man lang tong video ko. It's raw and unedited and wala tong edit. So yun, sana ma-enjoy nyo to guys and I love you. Sakto 23 minutes and bye!